Hoy, saan punta? Oh, day off mo? Oh, day off mo rin pala. Oh, unang day off, no? Maganda yan. Mag-explore ka dito sa Hong Kong. Marami magagandang lugar dito. Eh, kamusta naman yung unang linggo mo sa amo mo? Nagkasundo ba kayo? Oh, wala ba nang yung problema? Siguro ginawa mo to, no? Oh, yan. Yung mga tips ko sa Izan para hindi ka ma-terminate. Kaya sana nga ito magagakayaan mo, but siyempre, katulad ng binanggit ko sa iyo na naharaan, kung si amo, eh, pwede tayong i-terminate dahil hindi nila tayo gusto. Tayo mga helper, eh, meron din naman tayong karapatan na tayo mag-terminate sa kanila. Oo, meron ganun. Yun yung tinatawag nating break contract naman. Oo. Pag-usapan natin. Gusto mo pag-usapan natin yan? Kasi, pwede naman, pero dahil day off natin, ano, hanap muna tayo ng kakainan natin. Yung matinong pagkain, kasi alam ko, pagka sa isang buong linggo sa bahay ni amo, kung ano na lang mahain natin, dahil lagi tayong pagod at saka lagi tayong rush. So, sa ngayon, maghiwalay muna tayo, ha? Kanya-kanya muna tayong kain. At saka, yung grupo ko kasi, ayan, hinihintay ako. So, mamaya, pagbalik natin, ha? Magkita tayo mamaya, ako. Didiscuss ko sa iyo yan kung ano yung break contract ko. Akala nila, amo, sila lang, ano. Sige, mamaya na, ha? Sige, kita tayo mamaya. Magkwentuhan naman na tayo. Naputol kasi yung kwentuhan natin nung nakaraan yung break contract. Gusto mo pag-usapan? Sige, ready naman ako dyan dahil hindi ko naman ang aking kodi ko. Ayan. Ano ba yung break contract? So, pareho rin siya. Termination din siya. Kaya lang, in this case, si helper naman ang mag-terminate sa kontrata nila ni amo. Oo. Kasi tayo guys, may karapatan din ang helper na i-terminate nga natin yung amo natin pag hindi natin kaya. Kasi nga, hindi naman pwede mag-work ka sa isang environment na hindi ka naman masaya or stress ka or nahihirapan ka. So ayan, unang-unang rason or madalas kong naririnig na rason is kulang sa pagkain. Ayun, oh. Kanina sabi sa'yo, kain tayo eh, no? Kasi sa totoo lang, pag day off natin, ayan, may karapatan ka or may freedom ka naman kumain kung anong gusto mo. Kaya lang, syempre, gagastos ka. Kasi guys, alam niya dito sa Hong Kong, may food allowance naman talaga para sa mga helper na katulad natin. As for now, last October 2022, na-aprubahan na yung pagtaas ng sahod at saka ng food allowance. Oh, next video natin, i-discuss yung food allowance at saka salary na yan. But for now, ayun, sinasabi ko sa inyo na may food allowance din ang mga helper. As for now, 1,196. Ayan, malaki ba? Malaki siya pakinggan at pag i-convert mo siya sa peso. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun kalaki. Pero sapat na para ang isang helper or isang tao is makakain ng sapat or tama lang. Ayan. Kaya lang, yung 1,196 na yan is nakukuha lang yan ng mga helper kapag hindi sila free food kay amo. Oo, kasi may mga iba nakalagay sa kontrata na ibibigay lang yan sa'yo kung hindi ka bibigyan ni amo mo ng free food. So, kaya lang, ang nangyayari kung minsan, may mga amo na sasabihin sa'yo, sige, hindi kita bibigyan ng allowance kasi free food ka naman sa akin. Tapos, dayang, ibibigay sa'yo is puro noodles. Ayan. Puro noodles o kaya leftover. May mga ganyang amo. So, ang nangyayari, si helper, sagad sa trabaho, kulang sa pagkain. Ayan. So, pagka ganyan ang sitwasyon mo, pwede mo naman yan ireklamo sa immigration para maging dahilan naman yan na mabago yung sitwasyon mo or kung hindi talaga siya mababago, pwede yan rason mo para mag-break contract ka, kulang sa pagkain. Ayan. Sumunod, yung hindi maayos na tulugan. Ayan. Kasi nakalagay pa rin yan sa kontrata guys na kailangan ipoprovide tayo ng amo natin ng maayos na higaan. Tutulugan, mapapahingahan. Ayan. Kaya lang, since sinasabi ko nga sa inyo dito sa Hong Kong is masyadong maliliit yung ibang bahay. Hindi naman lahat kasi meron talaga dito malalaking bongga-bongga rin naman. Ang nangyayari kasi, meron akong mga helper na kakilala. Nasa sala lang sila natutulog. Ayan. Oo, mga ganyan. Well, yung ganitong mga kaso,
Depende kasi sa sitwasyon. May kakilala ako ha. Ito, note lang. 20 years na siya sa amo niya. Which is, doon lang siya sa sala natutulog. Pero okay lang sa kanya. Kasi mabait naman si amo. Pero kung di na nga mabait si amo, tapos ganun pa yung puprovide mo tulogan sa'yo. So, big no-no naman yun, di ba? Kasi wala ka ng privacy. Diba? Nandun ka lang sa sala. Kasi hindi ka naman makakapagpahinga. Lalo na dadaan-daanan ka. So, ayun. Ayan. Pwede mo rin yung idahilan sa immigration na wala kang sapat na tulugan, na hindi maayos na tulugan. Kasi nakalagay sa kontrata yan, kailangan maayos na tulugan. Tapos, isa pang dahilan is yung pinagtatrabaho ka sa hindi bahay ng amo. Opo, bawal po yan. Yung sasabihin sa'yo ng amo mo na, punta ka sa bahay ng nanay ko, tapos maglinis ka. Total, nanay ko naman yun. Yun, bawal po yun. Lalo na at hirap naman kayo. Hindi na kaya ng katawan nyo. So, pwede kayong tumanggi dyan. At pwede nyo rin yung ireklamo kasi bawal po yan. Sa isa pang dahilan is overwork. Ayan, overwork. Ano ba yung tinatawag na overwork? Work. Ito yung mga naririnig ko na nagigising sila ng alas 6 ng umaga, ganyan, tapos natutulog sila ng alas 12 na ng gabi. Tapos nung sa pagitan ng trabaho, wala talagang upo-upo. Sobrang pagod. Ayan. Kapag nararamdaman nyo na guys sa sarili nyo na hindi nyo haya yung trabaho, pwede yan. Pwede nyo idahilan sa immigration nyo na hindi nyo haya yung trabaho doon or may mga bagay na hindi na kaya ng katawan nyo kasi pag pinilit nyo, pwede magkasakit kayo. Diba? Malagay sa danger yung inyong health. So, hindi naman siya pwedeng ganun. So, pag overwork na guys, ayan, pwede niyang idahilan sa immigration na hindi ko na kaya ang trabaho sa kanila para mag-break contract ka. Ayan. Isa pa. Isa pang dahilan is yung maltreatment. Ayan. Maltreatment. Yung mga among bastos, ganun, yung mga namamahiya, nagmumura sa katulong, ayan. Yung tinatrato kayo na akala nyo ay wala kayong alam, ganyan. Guys, hindi yan pwede dito sa Hong Kong. Ganun. Kung sila, hindi natin sila pwedeng abusuhin, sila rin, hindi na tayo pwedeng abusuhin. Yung private life natin, wala silang pakialam dun kasi trabaho lang tayo. Ayun. So, hindi pwede yung masyado kang ilinadaw ng amo mo. Yung namamahiya na amo, ayan. Hindi yan pwede. Minumura ka, hindi yan pwede. Kasi labag yan sa karapatang pangtao. Isang pwede mo pang idahilan ng iyong break contract is kung ang amo mo, special yung among lalaki, is bastos. Ayan. Sexual harassment. Ayan. Ayun guys, yung pagbastos. Dito po kasi sa Hong Kong, ang police is napaka-accessible po niya. Pag nararamdaman niyo po na endangered kayo, dial lang po kayo ng 999. Mag-report po kayo doon. Sabihin niyo kung ano nangyayari sa inyo at nasa yung location niyo. At 10 to 15 minutes, nandiyan dyan sa pinto niyo ang police. Kaya, wag po tayo masyado matakot. Hindi po inaalaw yan dito ng Hong Kong government ang mga harassment. So, yung mga dahilan na yan, pwede niya idahilan sa immigration para kayo makapag-break contract. Kulang sa pagkain, walang sapat na tulugan, hindi maayos na trato sa inyo, bastos na amo, pinaglilinis sa bahay ng iba, bawal po yan. At saka yung overwork. Ayan po yung mga dahilan na pwede nating sabihin na hindi ko na kasi kaya mag-break contract ako. Pero guys, ito ang tatandaan nyo at ito ang pinakamahalaga. Hindi nyo po pwedeng i-report lang yan basta-basta sa immigration. Nasasabihin nyo, ganito si madam, ayoko na sa kanya. Kailangan po lahat yan ay may ebidensya bago po kayo mag-file ng reklamo sa inyong mga amo. Kailangan po may ebidensya. Kung overwork kayo, mag-diary kayo, mga inday, oo, allow yan, diary na yan. Anong oras ka natatapos? Anong oras ka nagigising? Anong pinagagawa sa'yo? Pinapahiya ka na. Diary po is isa sa pinahamabisang ebidensya. Tapos kung may mga messages po na bastos sa inyo, minumura kayo, pinasasalit na agad yung masasama, i-save nyo po yan. Ang CCTV, pwede ko rin sabihin, pwede nyo gamitin ebidensya. Kaya nakaraniwan yan, ang may access lang yan is ang mga amo. Kaya kung talagang endangered kayo or talagang ano kayo, mag-try kayo mag-record kahit voice record lang. Ayan.
Pero guys, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun ka-conflict ang mag-break contract. Kasi sabi ko nga sa inyo, napakadali lang. May mga amo kasi dito na, oh, mag-break contract na ako, nagbigay na ako sa inyo ng sulat, hanggang isang buwan lang ako. Hindi na naman laki mapipigil, lalo na kung ipinasa nyo na yun si immigration. Ngayon, si immigration naman, sinasala din yun. At tinitingnan niya yung rason mo kung valid din. Kasi nga guys, yung sinasabi ko sa inyo, kapag kasi hindi naman basta-basta bababa lang. Ang nangyayari kasi, after nung break contract mo, syempre maghahanap ka ng ibang amo or paribagong amo na nandito ka na kasi, hindi na-approve ang visa. Oo, yun yung nagiging problema. Kapag nafo-fall ka kasi sa job hopping, parang ganon, yung alam mo yung, ayoko lang sa kanya eh, ayoko lang, hindi ko lang siya feel. Hindi pwedeng ganon. Kailangan lahat may ebidensya. Kailangan ma-approve mo na ganon niya. At kailangan tanggapin niya ni employer mo. Ayan. Oh. At saka guys, hanggat maaari, itong break contract, iwasan. Ito kasi ay magiging record nyo. Ang isang helper kasi, tatlong beses lang siyang pwedeng mag-break contract or tatlong beses lang siyang pwedeng ma-terminate. Pwede ka ma-terminate ng higit sa tatlo kung ang rason ay maganda. Pero kung ang rason sa iyo ay lagi na lang negligence at lagi na lang ganyan, yung kumbaga hindi mo ma-meet yung standard. Ah, isa pa pala, naisingit ko lang yung standard ng amo mo na sobrang taas na hindi mo ma-meet. Actually, ito yung pinakamadalas na dinadailan ng mga helper. Masyado po kasi ang standard niya. Hindi ko kaya. So, ayan. Bibigyan ka na ni immigration ng reason yan or ng approval yan para bumaba ka kasi pagka ganun, hindi naman kayo magkasundo ni amo mo, di ba? Parang magiging hell naman ang buhay mo nun kung patuloy mo pa rin tatapusin yung kontrata mo. So, pagka talagang hindi nyo na kayang i-fix yung relasyon, eh, mainam pang mag-break na kayo. Di ba? Parang sa jowa lang yan. So, ganun yun. Kaya hindi pwedeng basta na lang break ng break kasi hanggang tatlo lang. Sayang naman ang effort na pagpunta dito kung uuwi ka lang din ng Pilipinas at hindi ka na makakapag-work pa ulit. Ano? Kaya hanggat maaari, kung matatapos yung 2 years, kung matitiis mo pa si amo, mapagbibigyan, hanggat di ka naman sinasaktan, sige lang. Ganyan, ganyan talaga. Matatapos din ng 2 years. Kasi guys, dito, isa pa sa Hong Kong, hindi ito katulad ng Middle East na dare-renew yung kontrata mo. Hindi, guys, ito, kasi nanggaling ako sa Middle East, yung tapos na yung kontrata mo, tapos hindi ka papauwi ng amo mo kasi wala kang ticket, di ba? So, magtatrabaho ko pa rin sa kanya. Pwede yun. Dito po kasi, hindi. Hindi po pwede yung ganun. Kung ang date ng iyong kontrata at ng iyong visa is October 30, kailangan October 30 ka lang doon. Pag nag-October 31 na, nandiyan dyan ka pa sa bahay ng amo mo, lagot kayo pareho sa immigration. Pag hindi nyo inayos yung inyong kontrata at ang iyong visa, oo, magpe-penalty kayo noon. Hindi pwede yung ganun. So, ayun. Kaya kung talagang medyo ang inyong amo ay may ugaling, hindi nyo nagustuhan, kung matitiis at hindi naman nananakit, itiisin nyo na yung matapos yung kontrata. Pero kung talagang hindi na, sulat na ka-immigration. Yeah. Ganun lang. Oo. Kaya fair lang dito. Kung sila pwede tayo i-terminate, pwede rin tayo mag-terminate sa kanila. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo after termination or after break contract? Ano, bye-bye Hong Kong na, go-go Philippines na? Paano ang mga utang? Paano ang pamilya? Sa susunod kong video guys, ayan, tuturuan ko naman kayo or bibigyan ko naman kayo ng tips kung ano yung mga dapat nyong gawin at dapat nyong asikasuhin pag kayo ay break contract or terminate sa inyong amo. May pag-asa pa guys, kapit lang tayo. Oo, yan. Hanggang sa susunod kong video, para naman maging updated ka doon, ay lalo na yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo na yung subscribe button, para naman dun sa susunod kong videos, ma-update ko kayo kung ano naman ang gagawin ninyo pag kayo ay nag-break contract or terminate ni amo. Paano ba? Uuwi na ba ng Pilipinas o pwede pang mag-stay dito? Sa ngayon, dahil day off ko, hayaan nyo naman ako mag-enjoy. Sige, hanggang sa susunod na video mga guys. Paalam na sa inyo and enjoy your holidays! Bye-bye!